Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo mga kakampeng, no, about nga po ito sa isang DDS at pulahan dati. Oo mga ka-action, pero ngayon naninindigan na po siya sa isa lang. Yan po ang nakikita nyo sa picture, ang ating binabato noon na binubayubo natin ang ating pag-reaction dito dati. Walang iba kung hindi si Mima Alicia. Diba? Ngayon ito na, sinabi niya na ang naging dahilan kung bakit itinakwil niya na si Sara Duterte at si Lolo Nyo Digong. Against na siya sa mga Dutertes. Di ba? Ayan. Bakit nakasali ang picture ni Attorney Lenny Robredo dyan? Way back ho tayo. Noong kasagsagan ng election ho, mga ka-action, alam nyo po kung paano ito ginurakan ang pagkatao ni Attorney Lenny Robredo ni Mima Alicia. At hinding-hindi ho natin makakalimutan yon. Yun ang naging papel niya, ang pukusan niya si Attorney Lenny Robredo noong kasagsagan ng eleksyon. At siniraan na kung ano-anong mga kwento below the belt na akala mo hindi ho siya babae. Pero nga po, ika nga po, walang masama na mamulat at magbago itong Mima Alicia na to. Kasi ngayon, nakikita ko po ang kanyang mga video at sinusubaybayan ko po ang kanyang mga video na kung saan kinukontent niya na ng maganda si Laila De Lima, si Sinit Risa Hintuberos ho mga ka-action laban sa mga Duterte. Kung ano ang mga komento ni Laila at ni Sinit Risa sa mga Duterte, yun ang ginagawa niyang reaction. Oo. Alam ho natin, tao lang ho tayo na minsan nadadala ho tayo ng kalooban natin na kung ano-ano ang masasabi natin, masira lang ang kredibilidad ng isang tao. Gagawin natin lahat na masira, pero kalaunan, pag ma-realize niya na yung mga taong sinuportahan niya dati ay mali pala ang landas niyang tinahak. No? So ito ho mga ka-action, no? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, ito po, panoorin po natin ang kanyang naging statement about sa pagtakwil niya dito sa mga DDS. Ganito yung tunay na matalino, namumulat, bravo. Actually, dati guys, super fanatiko ako. Fanatiko ah, hindi lang sa iniidolo ko. Talagang fanatiko ako sa mga Duterte. Yan o, may picture pa ako ni Bibi Inday, yung first rally campaign nila, ni Pangulong PBBM doon sa Araneta. Sa Philippine Arena, ay pumunta ako. Lumipad pa ako ng Manila para makakapunta doon sa Bulacan kasi I'm from somewhere. So, even though before na hindi ko pa sila nakikilala, I mean, hindi ko pa na-meet. So, di ba, syempre, ang daming good reviews ng mga Duterte sa Facebook, TikTok, Twitter. So, ang naging basihan ko, yung TikTok dati. So, kahit pag sinabi ni Pangulong Digong na yan, si ano yan, ganito ganyan, talaga naniniwala ako kasi ang gagaling mag-edit ng mga fanatikong supporters din ni Duterte. Pero sabi ko sa isip-isip ko, parang there must be something wrong eh. Sabi ko, hindi na to para sa bayan eh. Super fanatic ko na ako to the point na hindi ko na nakikita yung kanilang kamalian. And then, I did my own research. So, dati, yan, binoto ko yan, si BP Inday. And then, nung mga siguro 6 months na ata akong anti-Duterte ngayon kasi guys, hindi ko na gusto. Ang pangit pala. At lalong lumala yun guys sa issue ng confidential funds. Tapos hindi siya nagsasalita sa West Philippine Sea. Oh my goodness. Anyway, nakilala ko yung tunay na ugali ni Vice President Sara Duterte nung simula na ma-demote si Gloria Macapagal Arroyo as a Senior Deputy Speaker sa Deputy Speaker. Una, doon pa ako, nagtataka pa ako, nag-iisip pa ako, ano ba yung naging reason nito, bakit umalis si BP Inday dito sa grupo ni Martin Romualdez na laka CMD. And then, syempre, napag-alaman namin na ito pa lang si BP Inday ay syempre, ang nag-campaign pala sa kanya ng Run Sara Run ay si GMA.
Basta long story yun, guys. Long, long, long story. Basta doon nagsimula yung ano ko. Hindi na pala 6 months. Sobra na 6 months. Yung pagiging anti-Duterte ko na. Basta nagsimula yun sa Tambalos-Los issue. So yun na ho, mga ka-action, mga ka-campaign ko. Narinig na po natin at napanood na po natin ang kanyang salaysay. Salaysay ng kanyang pagsisisi. Okay. O anong naging dahilan niya kung bakit niya itinakwil? At kung anong naging dahilan niya kung bakit niya sinuportahan si Sara Duterte nung eleksyon. Narinig nyo naman, no? Pero ang naging dahilan niya kung bakit niya itinakwil ng lubusan nang dahil nga po sa confidential fund na hanggang ngayon kini-question pa ng Supreme Court dito kay Sara Duterte na hanggang ngayon tikom pa ang bibig. Di ba? Alam naman ho natin na ang mga medyo matatalino na mga tao na kahit anong diehard mo, makakaisip ho talaga kahit iniidolo mo kung magkamali, na alam mo naman na mali, makakaisip ho talaga ng pag-disappoint at magiging dahilan na itakwil ka po talaga ng iyong taga-suporta. Diba? At isa na dito si Mima Alicia, namulat na siya na mali pala ang sinuportahan niya. Okay. Kung ano man ang nagawa ni Mima Alicia, panahon mo na, Day, para itama ang mga mali mo. Kampihan mo na ang lumalaban sa katotohanan. Banggain mo na ang mga katiwalian. Huh? Walang masama na magbago. Tao lang ho tayo. Alam ho natin siguro, ito si Mima Alicia the time, ay nabugso na, dala lang siya ng bugso ng damdamin kung bakit niya siniraan na siniraan si Attorney Lenny Robredo na wala naman po siyang sapat na batayan. Okay. Although na hindi ho natin makakalimutan, pero tao lang ho tayo. Pero ito lang masabi ko sa iyo, Mima Alicia, hindi ito pagpupuri. Kung hindi ito, ay pagbigay ng reaction ko sa iyo ng inyong pagmulat. Ituloy mo lang yan. Sana tuloy-tuloy na ang pagmulat mo para sa katotohanan. Sana sa 2028 election, huwag ka sanang bumaliktad muli. Diba? Good yan, Mima Alicia. Ang dati mong hinahangaan, ngayon, buljakin mo na buljakin, basta nasa tama ka lang. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.